Okay, we'll go very quickly now. So you see, the point is, it's true that children's literature has both personal and academic values. For the readers, not only for the readers, even for the teachers who will use them. And you will find this handy when you start preparing for objectives, before, during, and after reading activities starting tomorrow, I believe. Okay? Now we will go quickly over the different genres or types. I'm saying po quickly because we're running out of time. I will be borrowing the files of Teacher Lelaine, Dr. Lelaine Aquino, because her files have more pictures than my files. So very quickly, picture books, that's the most popular type. Pag picture books po, yun sa handout nyo, magkasama lang isang salita, because that is the emphasis that I'd like to make. When you have a picture book, the pictures are as important as the text. Sometimes, you even have wordless picture books. Walang words. Pictures lang talaga ang nagdadala. So you have picture books like this. Huh? And then, you even have something like a concept book. The concept of a foot. The concept of Christmas. So you have different examples here. You may also have picture books that tell stories like the ones that you have. All of those are picture story books. Just Add Dirt of Adarna, it's in Library Hub. It also won a prize. This is about the boy who refuses to take a bath until all those vegetables grew on him. Actually, the vegetables are good for pinakbet. Now, as you move from one page to the other, you realize, ay, pinakbet. Oh. Then, Araw sa Palengke, you know it. These are some of the pictures from Araw sa Palengke. Okay. Diba? Ang ganda. Okay. Ay, mas mahal po ang bayad sa illustrator kesa sa writer. Okay. Aside from picture books, you have traditional literature. What are these? These are the ones that were passed on from generation to generation through word of mouth. And then later on, somebody thought of writing them down and then they were published. And because they were passed on to us through oral tradition, there is no single known author. Communal authorship of a culture long ago. There are two theories, monogenesis and polygenesis. Monogenesis believes that all our traditional stories are the same because they all came from one place, and that is Europe. Another theory is that there are so many different stories around the world similar to Cinderella, because as human beings, wherever we are, we share the same pains, the same joys, the same hopes, the same experiences. So we came up with basically the same stories. Yun po yung isang explanation. And then there are different subgenres for traditional lit, like folk rhymes and songs, parables, fables, folk tales, fairy tales, myths and legends. You even have more examples there. Nursery tales, these are your folk rhymes. Of course, Filipino rhymes. Di ba pati yung mga bugtong, nandyan po, mga bugtong and rhymes. Riddles. Yan, mga ibang bansa na po yung iba. Some are like fables. No? Anansi is a spider. That's a folk tale of Africa. Then we have our Filipino myths and legends. We have our epics, Bicol. We have our legends. Okay. Wala pong talagang single author. Namana na lang yan, kwento-kwento. Kaya po ang nakasulat, retold by, or retelling by, or muling isinalaysay ni.
Kasi hindi po naman talagang original na naisip ng isang tao na mana-mana lang hanggang sa naisulat, na drawing, na ilimbag. Yan, hukuman ni sinukuan, karangkal. Ayan po, mga folk tales. Juan Tamad, ang sikat na si Juan Tamad. Tapos ayan, paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Ayan. However, modern writers started writing their own fairy tales and their own legends. Pero hindi na po sila considered traditional lit. Ito po yung sinasabing literary legends. Kagaya ng Alamat ng Ampalaya. Si Ogie Rivera ang nakaisip niyan. Ginaya niya yung pattern ng mga sinaunang panahon kung paano magkwento ng alamat. Tapos nag-isip siya, ay gusto ko, isip ako ng kwento kung paano nagkaroon ng ampalaya. Pinattern niya sa mga alamat na nabasa niya na namana natin sa ating mga ninuno. Meron pa nga si Ogie Rivera, Alamat ng Sibuyas. Sabi ko, anong plano mo? Hindi, plano ko pinakbit. Sabi niya, hindi ko palang nasusulat yung iba, kaya ampalaya pa lang at sibuyas. Oh. Sabi ko, tapos si Becky Bravo, sabi ko, pinakbit din yung Just Add Dirt. Ano bang meron sa pinakbit? Asan ang Ilocos region? Ba? Tapos ito, Louis and the Enchanted Creatures. Parang mga ano, minodernized, naisip lang ni Marcy Dansley. Tubong Davao to, based sa Davao, UP Davao. Pinagsama-sama niya yung mga characters sa mga folktales natin, yung mga aswang, nuno sa punso. Ginawa niya lang kwento, pero hindi siya nakakatakot, nakakatawa. So, inspired by traditional lit. Nasa ano rin yan? Nasa Library Hub titles niyo rin po yan. And then there is this thing we call realistic fiction. Ayan siya. Ayan yung pwedeng mangyari sa kapitbahay mo o sa'yo. Parang tunay na tunay. Yung mga buhay natin, ang mga problema natin, yan, nandyan lahat, sa pamilya, sa disability, sa pagmamature, sa kung ano-ano man, finding peer acceptance. Halimbawa, yung issue ng hiwalayan, papa's house, mama's house. Premyado rin po yan, no? Yan. O kaya yung problema ng mga obese na bata, okay, sobrang kaka-junk food, tumataba. Hindi tuloy nakuha dun sa papel ni Bonifacio, nakuha sa papel ng Praile. Kasi daw, hindi siya pwedeng mag-Bonifacio dahil sa taba niya. So Praile ang binigay. Federico, ito po ay tungkol sa batang may Down syndrome. Na dati ang tawag natin ay mongoloid. Pero Down syndrome po. Lihim, may mga lihim kami ni Ingkong, ayan, Tito Doc Luis, Palangka. Ito po yung lolo na may Alzheimer's. Kakaiyak din po yan. Tapos ito, kuya ni Karina, sign language, no? Kasi yung kuya niya, deaf-mute. Ito naman may autism. There's a duende in my brother's soup. Si Lara Sagisag po yung gumawa niyan. Dati ang Adarna meron niyan, no? Yung buhay ng ibang bata sa ibang lugar. Lagayan niyan Eskimo. Pero dati pa po yan, wala na ngayon. Yan, Papel de Lija, kwento ng nanay. Ayan, no? Tingnan niyo, pakinggan niyo. Ang nanay ko, ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kis-kis dito, kis-kis doon. Pag may mantsa sa damit, kus-kus dito, kus-kus doon. Pag may sebo sa kawali, kas-kas dito, kas-kas doon. Ang ganda ng pagkakasulat. Okay? Ayan siya. Ayan. Kaya ayan po, yung mga ginamit na examples talaga dahil sa ganda ng kanilang ano. So yan. Tapos syempre, isa sa mga paborito ng mga bata, yung fantasy. Ayan. Pag fantasy, kahit merong isang elemento lang dyan na hindi pwedeng magkatotoo sa pagkakaalam natin sa buhay at sa siyensya, sa kasalukuyan, fantasy na yon. Halimbawa, Pollywog's Wiggled. Tungkol po ito, kung lalapatan natin ng science lesson, life cycle of a frog. Pero ginawang kwento, itong Pollywog, anong Pollywog sa Tagalog, ma'am?
butete. Itong butete, feeling siya. Akala niya sinong maganda, nakakita siya ng ano, ng palakas. Sabi niya, pangit-pangit niyan. Dito nga ako sa mga isda, gusto ko silang kalaro kasi magalaw sila, gaya ko. Tapos, later on, nag-iba yung itsura niya. Tapos, nandiri siya sa mismo itsura niya kasi yung pinagtatawanan niya at pinagdidirihang palaka, ganun na yung itsura niya. Oo. Pero yung mga isda, sabi nila, kaibigan ka pa rin namin kahit ganyan na yung itsura mo. Tapos, sa likod, may explanation of the life cycle of a frog. So, fantasy yan. Di naman nagsasalita ang mga butete, ah. Pati riyan, yung imported, oh, may award din. Mahiyaing manok. Ito si Onyok, yung mahiyaing manok. Hindi naman nagsasalita ang mga manok, di ba? Ito rin, spectacular tree. Hindi rin naman nagsasalita ang mga puno. Kaya mga fantasy po sila. Ito naman si Dindo Pundido. Yung firefly na pundido. Totoo po yan, nag-research ito, Jo Mike Tejido, about fireflies. And fireflies could actually be like pundido. Kaya nagre-research po ang mga writers and illustrators. Ito po yung lumang cover. May bago na pong cover yan ngayon. Ayan, itim na kuting. Di naman nagsasalita ang kuting eh. Tapos ito ang cute-cute po nito. Magandang ipakita sa mga bata, kay Ogie Rivera. Hindi naman obvious no kung sino yung mga paborito ko. Si Ogie kasama sa paborito ko. Ito po yung kwento ng isang bata. Nakakatawa din kasi pinanganak siya na sobrang laki ng ngipin na pating kumadrona, 'di ba? Na nahimatay sa katatawa. Parang ganoon. So habang lumalaki siya, lumalaki yung ngipin niya, lahat ginawa na niya itinali yung ngipin sa riles, 'di ba? Itinali yung ganoon sa puno, hindi matanggal-tanggal yung malalaki niyang ngipin. Hanggang sa isang araw, maraming mga singkamas dyan sa bakuran ng mga madre. Madre ang kumupkup sa kanya. Kasi sabi sa kwento, pati nanay niya, hindi nakayanan yung itsura o yung pagtawa na matay. Yung mga ganon, katawa nga siya. Isang araw, syempre nag-e-emote siya sa lungkot ng buhay niya. Sa pag-emote niya, kumakain siya, nag-ngat-ngat siya ng singkamas. At na-realize siya, ay! Meron akong nagawang figure at na-discovery na ang kanyang talento na kaya niyang gumawa ng magagandang sculpture gamit ang kanyang mga ngipin. Hindi, ganun talaga siya. Oo. Oo. Nakakatawa talaga to. Alam niyo po ba, nagsimula ito bilang parang game lang nilang mag-asawa, si Ogie at saka ang asawa niyang si Mike. Mike ang nickname ng asawa niya, pero yan, lalaki, babae. Lalaki si Ogie. Sabi niya, Porsche, nag-umpisa lang yan kasi wala kaming magawa ni Mike. Sabi niya, nagsulat ako, tapos dudugtungan niya, tapos ako nang susunod na magdudugtong, hanggang sa ganun niyang nabuo. Ano yan nila yan? Parang kwentuhan, dugtungan. Oo. Hindi na rin ito yung cover niya ngayon, binago na yung cover. Mas maliwanag na. Ayan yung si Duglit, no? Hindi naman nagsasalita ang dugo. Ano ba? Ito yung kwento ng dugo na board sa loob ng katawan natin. At gusto niyang lumabas nang makita niya ang para makita niya ang Mega Mall. Hindi nakalagay doon 'yon. Kasi, 'di ba, ang dugo nagsi-circulate. So, nung time na nandyan siya sa mata, nakita niya through the eyes of the person na nagpunta siya sa mall. So, pinangharap niyang makalabas sa katawan nitong taong nagtataglay sa kanya para makapamasyal din at lahat. Yan ang kwento ni Duglit. Ang dugo may video po ito. Ball of wax. Ayan naman yung mga pagginagawa ng mga bata. Ayan, mga imported na yan. O ayan, mga nobela na yan. Yan, naging sine yan, di ba? Ito may sine rin. Ayan, Harry Potter, kilala nyo yung mga yan. O, syempre, ang sikat na Mayang Uhaw. Ayan. So, pagbuuyang ganyan, alam na alam mo na paborito rin ni Teacher Lalaine. Ito po yung sa poetry naman.
maliban dun sa tiyanak, no? May tiyanak sa aking bag. Mas marami pong mga koleksyon ng poetry sa ibang bansa. Okay, ayan, may mga ballads, narrative, lyrical free verse, haiku. Yung limericks, nakakatawa po yon. Pero itong gusto kong i-share sa inyo, isa sa mga paborito ko, nandito rin sa paborito ni Teacher Lalaine. Ito po yung halimbawa ng concrete poem. That's a concrete cat. Meron bang rhythm and rhyme? Wala. Kasi yung pagkakasulat niya, nakakabuo siya ng larawan. Kaya nga, konkretong tula. Anong nakikita niyong larawan? Cat. Tapos tingnan niyo, oh, yung ear, ayan, no? Kita niyo yung pagkakasulat? Oh, tapos yung whisker, ayan. So kung ano yung sinasabi, yun yung forma. Tingnan niyo po ito, ano yan? Anong napansin niyo? Bakit kaya? Bakit kaya? Ha? Sabi nung iba, patay na. Bakit mo naman naisip na gano'n? Tapos lumalabas yung prior knowledge ng bata. Oo. Ayan. Kasi po naapakan ni pusa o kung ano man. Di ba? Ang galing. Oo. Tapos yung mga rhymes natin, pati yung mga nonsense rhymes ng mga bata. Ako'y tutula. Mahabang mahaba. Ako yung upo. Tapos na po. Di ba? Tapos bato, semento, monumento. Pati kaya yung ano ba, spaghetting pababa, di ba galing yan sa mga sinasabi ng mga bata? Minsan walang sense, pero magandang pakinggan. Kasama yon. Kasi maganda sa, kasama sa interest ng mga bata, yung magandang pakinggan, yung nalalaro-laro nila, pati yung mga salita at mga tunog. Kasama po yan. Ayan, mas marami pong examples na imported. Kasi dito sa atin, hindi bumibenta ang mga tulang pambata. Ayan. O, tingnan nyo, di ba? Yung mga rhymes, nonsense rhymes na ating kabataan. May dumi sa ulo, ikakasal sa Linggo. Inalis, ikakasal sa Lunes. Di ba? Ganyan. Hindi nyo natatandaan yung mga panahon na yon. Diba? Parang wala lang kwenta pero may tugma. Ang sarap, bigkasin. Yun ang kailangan nating ibalik. Yung saya, yung tuwa. Kapag nagsasalita, pag nagbabasa. Oo. Tawa ng tawa, ibig mag-asawa. Simangot ng simangot, ibig magpakipot. Ayan. Ayan, diba? Ako'y may alaga. Di pa ayan, ginawa pang commercial ng Coke? Tatay, nanay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Di ba? Yung ganyan, hindi ko nga magawa yun eh. Oo. Ayan. Tapos ito naman po yung limerick, nakakatawa, imported. There was a young lady whose nose continually prospers and grows. When it grew out of sight, she exclaimed in a fright, "Oh, farewell to the end of my nose." So na-imagine yung kakatawa lang, nag-grow-grow tapos nag-farewell siya. Eh? So ayan po yung madalas gamitin sa poetry na nakakatulong sa pagpapaganda sa kanila. Ayan. Ayan, dami, di ba? Sikat na sikat yung si Shel Silverstein eh. Uy, alam nyo ba na ang Twinkle Twinkle Little Star meron totoong author? At mahaba yung tulang yon. Okay, Jane Taylor. Mahaba po yung tulang yan. Ang tinuro lang sa atin hanggang first stanza lang. So, Jane Taylor yan. Tingnan nyo, ganun ka-cute lang. Parang, I love you, divine. Please give me your bubble gum. You're sitting on mine. Diba? Parang, kita nyo yung boses ng bata, yung kapilyuhan at lahat. Tapos yan, diba? I saw a little girl I hate and kicked her with my toes. She turned and smiled and kissed me. And she punched me in the nose. Diba, may mga edad ng mga bata na diring-diri sila. Kung lalaki sila, ayaw na ayaw nila yung babae. Pag babae, diring-diri sa lalaki. Dumadaan talaga sa stage na yon. Ayun po yung sinasabi natin.
Tapos na ba tayo din, na laktawan ko yata yung non-fiction. Ito, yung informational books. Ang non-fiction po, dalawa yung informational books. Yung narrative, ito yung biography. Kasi non-fiction yun, totoong information. Tsaka po yung non-narrative. Ayan, no, mga biography. Tapos, ayan yung mga informational books. Ang daming information about all kinds of birds. Tapos, pati yung mga questions that kids like to ask. Pati yung, ayan, my first 100 words. Pati mga references. Ayan, no, mga information. Ayan, Adarna din yan. 50 questions and answers, rites and rituals. Tapos ito, kung ano ang mga dinosaurs at pop-up book siya, tapos ifa-follow, susundan ng bata paano gumawa ng dinosaur. So gugupit-gupitin mo. Kaya lang wala nang ganyan. Hindi yata mabenta, tapos ang mahal gawin. Mm-hmm. Pero yung may bago pong labas si Joe Mike Tejido, yung Jepoy Jeep, para siyang isang community, pero bawat libro may kwento. Tapos, merong gugupit-gupitin ng mga bata, may mapopormang mga iba-ibang sasakyan. Si Joe Mike Tejido din, yung gumagawa ng Fold the Bots, dun sa K-Zone na magazine na pambata. Eh? So, ang dami po, di ba? Pero sana po, ang gusto kong iwan na mensahe sa inyo ay tingnan po natin yung listahan. 12 po. Kung pipili tayo para sa bata, alalahanin po natin yung 12 sa listahan. Let's read them aloud, starting with the first. Familiar experience. Second, kahit naman kayo eh, di ba, pag boring yung binabasa nyo, walang nangyayari, ayaw nyo na. Third, imagery. Yung nai-imagine mo, kahit kinukwento lang ni teacher or sinasabi, hindi pa pinapakita yung pictures, nai-imagine mo kung ano yung nangyayari. Parang may sine sa isip mo. Number 4, dialogue. Di ba nga, ang daming nabibentang mga sine dahil sa trailer ng dialogue? Tingnan mo yung pelikula ni Sharon, hanggang ngayon, tandang-tanda yung dialogue. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Diba? Hanggang ngayon. Pero tanungin ko kayo, o sige, anong natatandaan yung dialogue mula sa kwentong pambata? Wala. Kaya kailangan na nating umpisahan ang ating mga estudyante. Oo. Akala mo lang, wala. Pero meron. Si Val. Puro na lang si Val na walang malay. My brother is not a pig. No, ba? No, I was never your partner. I'm just your wife. Oh, para mas recent naman, sabi ni Chichay, sorry po. Sige ma'am, from a children's book? From Bambi. At all. Okay. Parang ano rin na, may naalala akong ano ma'am, love song, making love out of nothing at all. Hindi, pero ang natatandaan ko po, sinabi rin ito ni Rufa Gutierrez. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Galing po siya, hindi pwede sa primary grades, pero kaya na ng mga intermediate. Galing po yan sa The Little Prince. Okay. Contagious cadence, rhythm and rhyme. Na bigay na nating example yung papel de liha. Parang kaya mong sabayan eh. Pwede kang magmarcha o pwede kang mag-rap. Surprise, di ba? Tuwang-tuwa nga kayo nung sinabi kong, alam nyo, pwede nyong buksan yun, no? Tapos pag ni-lift mo, lift the flap, nandun yung bata. Di ba minsan masyadong predictable, ayaw mo na, gusto mo may surprise sa dulo.
Ganyan din ang mga bata. Pero at the same time, especially the younger ones, grade 1, they like repetition kasi nasusundan ka nila. Di ba nga yung suki, suki, suki? Pilong patago-tago, di ba? Yung bulaga! Akala mo! Di ba? Andito lang ako sa likod ng poste. Di ba? Oh, tapos paulit-ulit yung bulaga! Oh. Brevity, kahit kayo eh. Anong pipiliin yung basahin? Maikli, mahaba? Oh, bata pa kaya ang pipiliin ng mahaba? Siyempre, gusto mo happy ending. Kasi you want to celebrate. You know, some stories for children are not very light. They're a little heavy. There's a little sadness because there's an issue, real life issue. But if it cannot end happily, it should end on a hopeful note. Hindi pwedeng mawalan ng pag-asa ang mga bata. At sabi nga namin, sa panitikang pambata, hindi siya pambata kung walang pag-asa sa dulo ng libro. Dapat nag-iiwan ka palagi ng pag-asa sa bata. Siyempre, yung nakakatawa, tingnan nyo yung Benito, tawang-tawa kayo. Illustration, nabanggit na natin yon. At yung mga rhymes natin, yung paglalaro sa mga salita at mga tunog. E ngayon, anong problema natin? Ang problema natin, paano tayo pipili? Alam natin yung maganda, alam natin yung iba't ibang klase. Ito na po yung katotohanan, Central Office. Siyempre, pipili ka, may tatlong konsiderasyon. Ang batang nagbabasa, ang teksto o panitikang babasahin at ang konteksto ninyo. Kumusta ang bata? Kumusta ang kanyang reading ability? Alam nga namang pipili ka ng hindi pa niya kayang basahin or maintindihan. Anong mga interest niya? Tapos yung libro, nabanggit na ni Dr. Pado, readability. Mamaya, ang liliit ng font. Ang dami-daming gustong sabihin. Hindi pa kakayanin ng bata. Tapos naman, maganda nga yung picture, ang pangit ng pagkakasulat. Maganda yung pagkakasulat, ang pangit ng picture. So issue yan ng craftsmanship. At syempre, ano ang available sa inyo? Importante din yun. Pipili ka kasi dun sa kung ano lang yung available. Sa context ng classroom, i-read aloud mo ba ang bata ang magbabasang mag-isa o ano? Kasi kung i-read aloud mo, kahit medyo mas mataas ang antas kesa sa kaya ng bata, okay lang kasi ikaw ang magbabasa. The listening comprehension of children is generally better and higher than their reading comprehension. And there are those that are good for read aloud. Pakinggan nyo lang ang sarili nyong magbasa ng malakas kung maganda ang dating, maganda ang agos ng mga salita, ang agos ng mga pahina, maganda siyang pang-read aloud. And finally, para saan? Gusto lang magbasa para mag-enjoy ang mga bata or gagamitin nyo yung libro para magturo? At ano yung gusto nyong ituro? So lahat po ng yan, kailangan nating tignan kung tayo ay pipili ng mga librong pambata.